Shoutout nga po sa mga ka-teammate natin na sila King Roblox, J. Anthony Contioso, Delon Saldo, and Richard Pano. Mga ka-teammate, paano nga kaya kung nabuo or na-prioriting magkakasama ang apat na big man na ito? Yan, so yan nga mga ka-teammate ang ating pag-uusapan at bibigyan ng opinion. So tara, at atin ang pasadahan yan. At syempre, bago nga natin pag-usapan yan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click yung bell button para lagi kayong mapasadahan mga ka-teammate. So paano nga kaya kung na-priority nga ng Barangay Hinebra na magkakasama ang apat na big man na ito na sila Jericho de Guzman, Japet Aguilar, Greg Slaughter, at ito ngang si Maika Osita. Kung matatandaan nyo mga ka-teammate, ito ngang si Jericho de Guzman ay nadrop nga po ng Barangay Hinebra noong taong 2016 na pang 21th overall pick. Tapos, ito namang si Japet Aguilar ay dumating nga sa Barangay Hinebra ng taong 2013. Siya nga mga ka-teammate ay nakuha ng Barangay Hinebra via trade. At ito nga po yun, June 11, 2013. At ito namang si Greg Slaughter ay nakuha nga ng Barangay Hinebra sa PBA draft noong taong 2013 din na pang first overall pick sa round 1. At ito nga ang isa pang big man na tadtad nga ng tato na kabatch nga po nitong si Greg Slaughter noong taong 2013 ay nakuha nga po siya ng Hinebra na pang 33rd overall pick. Kung papansinin nga natin mga ka-teammate, napaka-kaunting pagitan nga ng kanilang pagdating sa koponan. Sayang lang no, opinion ko nga dito mga ka-teammate. Kung sakaling na priority siguro itong mga big man na ito ng Barangay Hinebra noon at natutukan nga sa mga training or ensayo, baka siguro hanggang ngayon ay maraming koponan ang pinapahirapan ito. Biro mo, itong si Maika Osita, itong ang player na ito ay shooter pagdating sa perimeter at may galaw nga pagdating sa ilalim. Siya nga mga ka-teammate ay may taas na 6'9". Gasing taas nga po siya nitong si Japet Aguilar. Pero mas makatawan lang itong si Maika Osita. Tapos, ito namang si Jericho de Guzman, may taas nga itong 6'11" na ang galawan nga nito ay puro ilalim. At itong si Japet Aguilar naman ay may taas naman ito na 6'9" na masasabi nga nating high flyer. Kung tutusin, halos yata lahat ng galaw niya at galaw ng iba ay gayang-kayang gawin ito. Mapa block man, assist, rebound, at syempre ang opensa nito. Grabe nga ito bumitaw ng mga perimeter shot. At talagang maaasahan din ito sa mga gipitang laban. Inside the big goal, Johnson against Borboran, kicks it over, Aguilar! At ito namang si Greg Slaughter, ito nga ay may taas na 7 plat na inaasahan nga ng Barangay Hinebra sa rebound. At syempre, ang matindi ding opensa nito. Sayang no, kung nabigyan nga lang sana sila ng pagkakataon na magkasama-sama na apat na may activate nga dito sa koponan ng Hinebra, ay matatawag siguro itong quadruple tower. Dahil ang kulang lang naman dito kay Maika Osita at Jericho de Guzman ay yung training na gaya ng training nila Japet at Greg. At syempre, yung pagkakataong ma-priority rin sila. Pero sadyang ganun, lahat ng tao, malaki man or maliit, walang magkakatulad yan. Lahat iba-iba ng kapalaran yan. Tulad ngayon, etong si Maika Osita ay mukhang napaganda na nga ang tayo sa paglalaro niya dun sa liga sa Thailand. Tapos, ito namang si Jericho de Guzman, matapos nga nito noong mabigyan ng pagkakataon na map-activate nga dito sa koponan ng Barangay Hinebra, ay may kumuha na naman nga sa kanyang muling koponan sa MPBL naman. Tapos ito namang si Greg Slaughter ay nasa US naman ngayon at patuloy nga nag-e-ensayo dahil may mga gusto nga siyang patunayan. At ito namang si Japet Aguilar ay kasalukuyan pa nga din nasa koponan ng Barangay Hinebra at siya na nga ngayon ang isa sa inaasahan nga ng koponan. Yan, so kahit nga nasa magkakaibang liga, koponan, or lugar nga sila, ay dumaan pa nga rin talaga sila sa koponan ng Barangay Hinebra. Kaya tulad nga ng kasabihan ng mga taga-barangay, once a king, always a kings.
Thank you for watching mga ka-teammate, and God bless everyone.